junction box tayo. Hindi pala nakataas yung breaker. Galing. Hindi nakataas ang breaker. Yan. 239. Tingoy! Nataas. Kanya na jandaan niya. Kanya na jandaan niya. 241. Mataas. Good morning. Magandang araw, magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi. Sa atin lahat, saan man kayo naroroon. Dito sa atin, magandang araw, magandang umaga. Isang blessing po, nagkaroon tayo ng maliit na project. Surface electrical installation sa isang school supply store na maliit. Maliit lang to. Siguro mga 8x8. O nasa 3 yata. 3 meters din yata. Dito nagla-layout tayo. Mag-layout pa lang ng plastic molding tsaka mag bubutas ng sa wall ng para sa breaker tsaka sa submeter. Ito ay isang blessing na rin na nagkaroon tayo ng project kahit maliit. Bali, paspasan ito. Kasi kinabukasan na yung ano ito eh, yung open. Okay po. Bali po, layout na pala ito, layout. Magkakabit tayo ng junction box. Ayan po. Bago mag-wiring, dito nagbubutas tayo para sa single breaker na ilalagay natin, saka submeter. Eto po, sige po, abang-abang lang po hanggang sa matapos ang video nito. Ang nga pala, sinetya na, wala na naman tayong cameraman, baka tripod lang yan. Hindi natin may focus sa tayong cameraman. Pero salamat pa rin sa mga nagko-comment na hindi malinaw ang kuha. Salamat din sa mga bagong subscriber natin. At shoutout po sa lahat. Ang gamit pala natin dito ay with no nail na boss stick. Dito tayo gumamit ng kung ano-ano pa man, pako para sa plastic molding. Dito nag-gamit tayo ng tox dyan sa ano lang, sa breaker tsaka submeter. Ayan, nag-pubutas tayo para sa submeter. Susunod natin ay ang paglalatag ng plastic molding. Ayan po. Bago nga pala, yung plastic molding, lagyan mo muna ng adhesive na with no nail na gamit kong bostik. Tsaka bago ikabit, ibig sabihin, isusukat mo muna habang meron na siyang adhesive. Tsaka tatanggalin mo mga ilang segundo. Medyo patuyuin ang adhesive. Tsaka mo install indicate. Matigas talaga yan.
yung pagnatuyo. Pero pag ginalaw, galaw mo pa rin. Nako, hanggang sa ano, gumagalaw-galaw yan. Kailangan diinan mo muna siya ng ilang minuto para mag-stable ang dikit niya. Diyan, mag-gawa wiring na tayo. Dito. Pag magkakabit na rin tayo ng di ba pala. Magkakabit pa lang tayo ng junction box. Isang junction box lang yung gamit natin dyan. Para doon tayo mag-splice. Ang sistema pala nito ay yung existing na tawag dito na outlet. Nakabaon yan. Maalala ko 2015 ako nag-electrical dyan sa bahay na yan. Hanggang third floor yan. Yung existence na outlet niya na tatlo, di-disable natin yun. Tapos, kukuha tayo ng isang supply doon sa isang outlet papunta sa ating breaker saka submeter. Pagkagaling sa submeter, takbo naman tayo doon sa papunta ng outlet. Pero naka-disable na yun. Okay po. Tensya na po. Maingay ang meron. Kasi kaharapan yan, pilahalang ano yan, ang toda. Pilahalang toda yan. Kaharapan. Ayan. Yung naka-ano na yan, naka-horizontal na yan, ano yan, sa internet, CCTV papunta sa taas. Pero hindi na ako nagkabit ng ano, sa CCTV. Bali, sa internet lang yung kable. Iba nag-install niya ano, ng plastic molding na yan. Yung nagkabit ang CCTV. Tapos yung ano niya, ando sa taas, monitor. Nagdagdag lang ako ng tawag dito. Extension ng telepono saka yung para sa internet na sa computer sa opisina. May opisina yan eh. Maliit kasing ano yan, printing press. Yung dating opisina lang ano, sa printing press. Kumbaga hinati. Nakabila yun saka upahan ko sa isarapan to eh. Upahan yan. Ayan po. Nalagyan na, napatigas na natin yung mga ano, yung plastic molding, pati yung junction box. Di pwedeng mag-wiring tayo na malambot pa yan kasi gagalaw yan. Number 12 yung gamit natin, puro pang outlet. Ayan po. Solo flight, mag-isa lang. Akyat baba sa ladder, sa hagdan. Nakakapagod. Lalo na pag nahulog ang ano, may nahulog kang importante. Bababa ka na naman. Ganyan lang talaga buhay. Tsaga-tsaga lang para kumita. Diyan, bali, bandang pag-umpisa ako rito, alauna. Mga 12 yan, ganyan. Ino-overtime ko to hanggang alas 7. Pero di ko pa natapos. Kinumagahan ko na natapos. Laspag kagatawan. Galaw ang ano eh. Pakyaw eh. Ayan po.
bilis, ang bilis. Bilis ka pag ganun pag ganun pumapasok yung leg eh. Chupaw. Dito lang sa ano, dito lang sa lugar na ito. Mamadali pang buong umulot. Sabi niya, pasado alas 5 na ako. Saan po sinumulang trabaho mo? Disable natin. Tsaka enable. Para sa sub-beater. Babakbak yan. Babakbak yan. Tanggalin natin sa ano, pagkakakabit. Papalitan ng trigang. Naka-live yan. Live. Live po ito. Babalot na lang natin. Balutan po natin para ito nga pala ay isang school supply, maliit na tindahan ng school supply. Tapos bali nagkabit tayo ng ano rito ng submeter. Kaya disable lahat ang mga ang dating naka-install na outlet. Para sure. Yeah.
Tapos na ako. Dito na boss, boss. Ay, diyan sa loob. Mag-almusal. Ha? Mag-almusal. Naku, hindi nga. Hindi nga, hindi nga. Shop, computer, supplies. Ito na po, tapos na po natin yung surface installation sa isang maliit na school supplies sa tindahan. Ayan po, may mga tinda na nga dyan. Ayan, may stante na sila, may mga tinda na sila dyan. Pero hindi pa officially nag-open. Balik yun ang bukasan pa. Ayan po, sukatin natin. Maganda, naging comedy pa ito eh. Naging comedy pa pagsukat natin. Ayan po, tingnan nyo lang po. Ganyan. Tataka ako bakit walang supply. Bakit walang supply siya. Ako pagtataka. Yan po. Oh. Easy man siya. Yeah. Pagalaw niya kasi pagalaw niya yung puhod niya. Hindi nakalapan niya. Ngayon pag tumuhod yun. Ito wala yun. Palagyan nyo pa yan. Puporto ko yun na. Di pala nakataas yung breaker. Galing. Di nakataas ang breaker. Yan.
239. Tingoy, sir taas, kanya na isandaan niya. Kanya na isandaan niya. 241. Mataas.